Natatakot ka bang mamatay? Isang puspos ng kagalakang araw ng Sabado, kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa isa na namang linggong iningatan niya tayo, ginabayan at pinagkalooban ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Higit sa lahat, pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa patuloy na pag-adjust sa atin sa sakit na COVID. Marami tayong kapatid ang hindi pinalad na makarating sa araw na ito dahil sa COVID at iba pang sakit. Nagdadalamhati pa ang ating puso sa kanilang pagpanaw. Ipagdasal natin ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa at kapanatagan ng kalooban ng naiwang mahal sa buhay. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoong Hesus na ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Nang lubos na nagtataka ang lahat dahil sa mga ginagawa ni Hesus, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Itanim ninyong mabuti sa inyong pandinig ang mga katagakong ito. Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao." Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito at nalingid ito sa kanila upang hindi nila maunawaan. At takot naman silang magtanong sa kanya tungkol sa pahayag na ito. Magandang araw mga kapanalig! Ako si Brother Brain Del Cabanyog mula sa Diocese of Parañaque na magbabahagi ng pagninilay sa inyo. Kamatayan. Sa ating buhay, ito ay isang katotohanan. Minsang binanggit ng aming profesor sa philosophy na mula nang tayo'y isilang, nagsisimula na rin tayong mamatay. O nga naman, ano pa nga ba't doon din naman ang ating hantungan? Pero araw-araw, hindi natin ito masyadong pinag-uusapan. Minsan nga, iniiwasan natin o natatakot tayo sa mga ganitong klaseng kwento. Sa ating mabuting balita ngayon, narinig natin kung paanong sinabi muli ni Hesus ang kanyang sasapitin pagdating ng tamang panahon. Ito ang pangalawang beses na nagsalita siya tungkol sa kanyang kamatayan. Kinuwento ito ni San Lucas sa kanyang mabuting balita pagkatapos sawayin ni Hesus ang masamang espiritu at pinagaling ang batang lalaki. Ang kwentong ito ng exorcism ay paunang kwento pa lang sa magiging exorcism na gagawin ni Hesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Dito natin matutunghayan kung paano tayo tinubos sa ating mga kasalanan at tuluyan niyang tinalo ang kasamaan. Ito ang hindi maintindihan ng mga disipulo sa ating mabuting balita ngayon. Sa bandang huli nga, natakot pa silang magtanong tungkol dito. Kapanalig, gusto mo bang mapunta sa langit? Minsan tinanong ito ng pari sa mga nagsisimba. Marami ang nagtaas ng kamay. Pero nung sinabi ng pari na hindi tayo makakapunta sa kabilang buhay kung hindi tayo mamamatay, marami ang nagbaba ng kamay. Para bagang ayaw pa nilang mapunta ng langit. Mga kapanalig, oo, nandun na tayo sa takot na balang araw ay darating din tayo dun. Pero mawawala ang lahat ng takot kung ngayon pa lang sumusunod na tayo sa nais ng Diyos. Nawawala ang takot natin pag sinusuportahan natin ang bawat isa patungo kay Hesus. Gaya ng ginawa nila St. Cosmas at St. Damian na ginugunita natin ngayon. Bukod sa paggagamot, umaattend din sila sa mga espiritual na pangangailangan ng mga may sakit. Akayanawa natin ang bawat isa tungo kay Hesus. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming kaibiganin, imbis na matakot sa katotohanang hatid ng aming pagpanaw, upang makita namin ang tunay mong paghahari sa aming buhay, dito at sa langit na aming hantungan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito.
makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa mundong tila nababalot ng kadiliman. Maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lawrence Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.